Bago tayo magsimula mga kaninuno, kapag umabot tayo ng 150 comments and 500 likes, upload ko kaagad yung finale ng kwento. Kaya naman, comment lang tayo ng comment ng hashtag Divinong Manggagamot. At sana pakilike na din ang ating video at promise ko upload ko ng 9 PM kapag umabot tayo sa ating goal. Yun lamang. Simulan na natin ang istorya. Makalipas ang mahabang panahon, mas maraming tao ang nakakilala kay Eman. Dahil na din ito sa kanyang kakayahan na taglay. Nasa edad 18 na siya ng mga panahong ito. Isa si Eman sa pinakabatang manggagamot na nakilala sa kanilang bayan. Pinagsabay ni Eman ang kanyang gawain sa bukid at bahay, pati na din ang kanyang panggagamot. Hindi kinakikitaan ng pagrereklamo itong si Eman sa lahat ng kanyang mga gawain. Nakikita pa ng kanyang tiyuhin na kumakanta at tumatawa pa si Eman habang ginagampanan ang kanyang mga trabaho. Habang nagtatrabaho ang binata, napapansin ng tiyuhin niya na tila may kinakausap siya. Hindi naman nagtataka ang tiyuhin niya dahil higit kanino man ay siya ang nakakaalam ng tunay na pagkatao ni Eman. Paminsan pa nga isang araw, narinig niya pa itong nagsasalita habang nagpapakain ng kanilang alagang baboy. Alam mo kaibigan, masaya ako dahil tinutulungan mo kong makatulong sa kapwa ko. Hindi ko alam pero talagang masaya sa pakiramdam kapag nakakapanggamot ako eh. Wika nito habang sumasalok ng tubig na ipapainom niya sa baboy. Kaagad naman siyang nilapitan ng kanyang tiyuhin at biniro. Oh, Eman! Kinakausap mo na naman yung baboy natin. Mamaya sagutin ka niyan eh. Wika ng kanyang tiyuhin. Napangiti naman si Eman at kaagad na tumugon. Hindi naman po tiyo. Kausap ko po kanina yung si Sinag. Nagpapasalamat lang po ko sa paggabay niya sa akin. Natutuwa po ko tiyo dahil naging kasangkapan ako ng amang may likha upang makatulong sa ibang tao. Tugon ni Eman. Kaagad sinapo ni Bencho ang ulo ng pamangkin at nag-uwi ka nang. Siya nga pala, may dumating na pasyente. Hindi raw nila matukoy yung sakit eh. Kung pwede daw ay tignan mo muna. Wika ni Bencho at kaagad na ding bumalik sa loob ng kanilang bahay upang asikasuhin ang mga bisita ni Eman. Sige po tiyo, susunod na lang po ako. Pakisabi na lang po na tatapusin ko lang yung pagpapakain sa mga alaga nating baboy. Tugon ni Eman. Matapos nun ay kaagad na din siyang pumunta sa mga taong naghahanap sa kanya. Nang tinignan niya ito, nakita niya ang isang babae. Nakaratay na sa higaan. Binuhat na lamang ito ng kanyang mga kasamahan. Magandang hapon po. Maaari ko po bang malaman kung anong nangyari sa kanya? At gaano na po katagal niyang iniinda yung sakit niya? Tanong ni Eman habang naupo sa tabi ng kanyang pasyente at hinahawakan niya ang pulso ng babae. Biglang napatingin ang mga kamag-anak nito. Sa kadahilan ng nakita ni Eman ang sanhi ng pagkakasakit ng babae. Ang kasama niyo po ay kinukulam. Kailan ba po nagsimula yung nararamdaman niya? Wika ni Eman. At kaagad namang pumasok ang tiyo Benjo niya nang marinig niya ang sinabi ng pamangkin. Nag-aalala ito dahil maraming panahong iginugol si Eman sa panggagamot at ngayon pa lamang siya makakaharap ng isang mangkukulam. Eman, ano?
Kakayanin mo ba? Tutulungan kita. Wika ng Chuhin. Sumang-ayon naman si Eman dahil alam niya sa kanyang sarili na unang beses niyang makakarap ng isang mangkukulam. Tumayo si Eman at nagpaalam sa Chuhin niya na may gagawin lang sandali. Pumasok sa kanyang silid si Eman at kaagad na lumuhod. Taimtim siyang nanalangin at habang nananalangin ay nagpakita muli sa kanya ang kanyang gabay na si Sinag. Kaibigan, nag-aalinlangan ka ba sa kapangyarihan mo? Iwaksi mo ang takot na yan. Alam mo sa iyong sarili na kahit kailan ay hindi kanya pinabayaan. Kaya tumayo ka dyan at samahan mo kong harapin ang kampo ng kadiliman. Wika nito. Kaagad namang nakaramdam ng kakaibang tapang si Eman. Tumayo siya at lumabas ng kanyang silid. Tiyo, handa na po ako. Kayo po ba handa na kayo? Simulan na po nating gamutin ang pasyente. Wika ni Eman. Napawi naman ang pag-aalala ng Chuhin niya nang makita niya ang ngiti sa mukha ni Eman. Ito ang kanyang palatandaan na kumpiyansa si Eman sa kanyang sarili. Aba, oo naman, handa na ako, Eman. Sige, simulan na natin, pamangkin. Tugon ni Tiyo Bencio. Kaagad nilapitan ni Bencio ang pasyente at inusala ng dasal. Habang ginagawa niya ito, pinapaliwanag naman ni Eman ang ginagawa ng kanyang Chuhin. Kailangan kasi nilang ipako sa katawan ng pasyente ang kaluluwa ng mangkukulam upang matanong nila ito at maparusahan. Matapos magdasal ni Tiyo Bencio, kaagad nang nawalan ng malay yung pasyente. Nasa loob na ng katawan niya yung gumagambala, Eman. Ngayon, subukan mong magtanong. Wika ni Bencio sa pamangkin. Kaagad namang umupo sa tabi ng pasyente si Eman. Hinawakan nito ang hintuturo ng pasyente at kaagad namang itong dumilat at tumingin ng napakasama sa kanya. Sino ka? Bakit hindi ko makita yung mukha mo? Ang lakas ng loob mo na hamunin ako. Sa palagay mo ba kakayanin mo ko? Wika ng isang lalaking boses sa loob ng katawan ng pasyente. Nagsitayuan ang mga balahibo ni Eman ng mga oras na yon. Dahil sa unang beses pa lamang niyang gagamot ng kulam. Napatingin siya sa kanyang Chuhin. Naghudyat lang naman ito ng isang tango. Maya-maya pa ay nakarinig na rin siya ng boses. Huwag kang matakot, kaibigan. Alam ni Eman sa kanyang sarili na ito ang boses na nagmumula sa kanyang gabay. Huwag kang matakot sa kampo ng kadiliman, kaibigan. Mas malakas ang amang tagapaglikha kaysa sa kanila. Magtiwala ka lang, Eman. Wika ni Sinag. Matapos sabihin ni Sinag ang mga katagang iyon, tila mas nakaramdam si Eman ng kakaibang lakas ng loob. Kaagad niyang hinarap ang pasyente at nagtanong. Maaring masigit ang kaalaman mo kaysa sa akin, pero isang bagay lang ang sisiguraduhin ko sa'yo. Kapag hindi mo tinigil yung ginagawa mong panggagambala, susunugin ko yung kaluluwa mo. At dito mismo sa katawan ng sinaniban mo, babawian kita ng buhay. Pagbabanta ni Eman. Nagulat din siya sa mga sinabi niya. Ni hindi niya alam kung saan nang galing ang mga katagang iyon.
ba ako sa'yo? Bakit hindi ka magpakilala para malaman natin kung sino ang mas magaling? Paghahamon ng sapi ng pasyente. Tiyak hindi mo magugustuhin kapag nagpakilala ako sa'yo. Kaya ngayon palang binabalaan na kita. Itigil mo na yung panggagambala mo sa taong ito. Wika ni Eman. Munit nagmatigas ang nakasapi sa katawan ng pasyente hanggang sa naubusan na ng pagpipilian si Eman. Minabuti niyang magpakilala pero laking gulat ng tsuhin niya nang ibang pangalan ang sambitin nito. Talagang inuubos mo yung pasensya ko eh, no? Pwes, gusto mo kong makilala, hindi ba? E di magpapakilala ako sa'yo. Ang pangalan ko ay... Pasensya na mga kaninuno. Hindi pwedeng banggitin ang espiritual na pangalan ni Eman. Dahil para ito sa kanyang proteksyon. Kaya sana maunawaan nyo. Balik tayo sa kwento. Matapos niyang sambitin ang pangalan niya, biglang nanlaki ang mga mata ng pasyente. Iniwas nito ang tingin niya kay Eman. Eh, hindi to maaari. Saan ang gagaling yung liwanag na yan? Masakit sa mata. Itigil mo! Napapaso ako! Wika ng nilalang sa loob ng katawan ng pasyente. Oh, ngayon nagsisisi ka kasi narinig mo yung pangalan ko. Nagdadalawang isip ka na kasi nakita mo yung tunay kong anyo. Ngayon uutusan kita ng isang beses pa. Alisin mo yung tinanim mo sa katawan ng pasyenteng to. Wika ni Eman, sabay tutok ng daliri niya sa leeg ng pasyente. Kaagad namang tumugon ang nakasanib na tila may kung anong nakatusok sa lalamunan. Una, pakiusap, napag-utusan lang ako. Aalisin ko na ang lakad ng sakit na ibinigay ko sa kanya. Pakiusap, wag mo akong patayin! Pagmamakaawa ng nakasanib. Kanina lang napakayabang mo eh. Ngayon nakikiusap ka? Sige, alisin mo yung itinanim mo. Hindi na ako magdadalawang sabi pa. Muling utos ni Eman. Matapos ng pag-uusap na iyon, kaagad na nagpagpag ang pasyente. Nagbubunot ng kung ano-ano mula sa kanyang katawan. Hanggang sa matapos na itong magtanggal ng mga itinanim niya. Ayan! Divino, tapos na ako magtanggal ng sakit. Palayain mo na ako! Wika ng pasyente. Sinigurado muna ni Eman kung totoo ang sinasabi ng nakasapi. Nang matiyak niya, kaagad siyang nagsalita. Sino ba nagsabi sa iyong makakalaya ka pa? Walang kapatawaran ang mga ginawa mo. At hindi ko hahayaang gawin mo pa ito sa ibang tao. Ngayon, ito na ang katapusan mo. Wika ni Eman. At kaagad niyang ginilit ang leeg ng pasyente gamit ng kanyang daliri. Matapos niyang gawin ito ay nawalan uli ng malay ang pasyente. Idinampi ni Eman ang kanyang palad sa magkabilang tenga ng pasyente at ilang segundo lang ay nagkamalay na ito. Nagising ang pasyente nang walang kaalam-alam sa mga nangyari sa kanya. Laking gulat ng lahat nang bigla itong bumangon sa kanyang pagkakahiga. Napatayo ang lahat ng tao sa loob ng bahay dahil kahit sila ay saksing buhay sa kaganapan. Nakita nila kung paanong dinala ang pasyenteng lantang gulay na at ngayon ay nakakatayo na. Isa na namang kamanghamanghang kaganapan ang isinagawa ni Eman. Munit matapos niyang gamutin ang pasyente,
kaagad na din siyang napaupo at nawalan ng malay. Hinawakan naman siya ng kanyang tsuhin at nang magising ito ay kaagad siyang inusisa ng kanyang tsuhin. Eman, kumusta? Anong nararamdaman mo? Bakit ka nawalan ng malay? Tanong nito, nahalatang nagtataka sa mga nangyari. Hindi ko din po alam, Tiyo eh. Huling naalala ko, hinamon ako ng pasyente ko na magpakilala sa kanya. Pagtapos po nun, wala na akong matandaan eh. Tugon ni Eman. Hindi na nagtanong pa ang kanyang tsuhin dahil hinuha nitong gabay niya ang gumawa ng lahat. Nang umalis na ang mga panauhin nila, dito na nagsimulang magkwento si Eman. Ang natatandaan ko po, maliban kay Sinag, may isa pang lalaki na nakatayo sa tabi niya. Nakasuot po ng puting damit na may mga gintong laylayan. Mahaba ang balbas na kulay ginto. Ganon din po yung buhok niya eh. Sa sobrang liwanag niya, hindi ko po makita yung muka. Bigla na lang pong pumasok sa katawan ko. Tas simula po nun, hindi ko na matandaan yung mga sumunod na nangyari. Pagpapaliwanag ni Eman. At dito napatunayan ni Bencio na hindi si Eman ang may kagagawan ng panggagamot, kundi ang mga nilalang na gumagabay sa kanya. Laking pasasalamat naman ng pasyente ni Eman ng sandaling ito. Bigla siyang gumaling ng isang iglap. Nung araw na yon ay mas lalong namangha si Bencio sa kakayahan ng kanyang pamangkin. Hindi niya akalain ang pamangkin niya na minsang iniligtas sa kamatayan ay isa palang sugo ng amang may likha. Ngunit kahit ganon ang naging katayuan ni Eman, iniwaksi niya ang lahat ng pagsamba sa kanya ng mga tao. Minsan isang araw, may mga taong lumapit sa kanila at humihiling na pahintulutan silang mag-alay kay Eman. Ikinagalit naman ito ni Eman at kaagad siyang nagwika ng, "Isang beses ko lang sasabihin sa inyo na hindi ako ang dapat pag-alayan nyo ng pasasalamat, kung hindi ang amang may likha na makapangyarihan sa lahat. Hindi ako ang ama. Kasangkapan lamang ako sa kanyang dakilang gawain. Wala akong karapatan na pag-alayan nyo ng papuri. Hala sige, magsiuwi na nga kayo. At kung mag-aalay man kayo, dapat sa amang may likha, hindi sa mga tao." Wika ni Eman. Kaagad namang nagsitalikuran ang mga tao dahil napaiya sila sa sinabi ni Eman. Ang mas lalong ikinagalit ni Eman nang makita niya ang kanyang litrato na hawak ng isa sa mga taong ito na may nakasulat pa na, "Anak ng Diyos." Kinuha niya ito at sinira at muling nagwika ng, "Nasaan yung pananampalataya nyo? Sa ama o sa tao? Tignan nyo nga yung ginagawa nyo. Hindi to ang mensaheng nais ipaabot ng ama nang isugo niya ako. Unawain nyo yung sinasabi ko. Tagapaglingkod lang ako ng ama. Kaya ako ay abang utusan lamang. Hindi dapat sambahin at bigyan ng papuri. Huwag ninyong hantayin pa na yung ama mismo ang magpabatid sa inyo ng bagay na yan. Dahil isang bagay lang ang matitiyak ko. Hindi nyo yun magugustuhan." Galit na wika ni Eman. Ngunit kahit ganun pa ang sinabi ni Eman, humingi ng kapatawaran ang mga tao sa kanya. Isang bagay lang ang nais ipabatid ni Eman sa lahat. Ito ay ang magtiwala sa ama at sa ama lamang. Makalipas ang mahabang panahon, nagpatuloy pa rin sa panggagamot si Eman.
Inakala niyang huling beses niya nang makakasagupa ng kampon ng kadiliman. Ngunit, isang araw habang nanggagamot, bigla na lamang may dumating sa kanilang bahay. Isang lalaking humihingi ng tulong para ito sa kanyang anak na nabiktima ng yanggaw. Ayos mga idolong kaninuno. Same-same tayo. Kapag umabot ng 150 comments, 500 likes, upload ko kaagad yung susunod na parte ng ating kwento. Kaya naman, comment lang ng comment mga kaninuno. Malaking tulong yan para sa channel natin. At promise ko, upload ko ng 9pm or 9:30 yung susunod na kwento kapag naabot natin yung goal. Yun lamang. Maraming salamat. Okay, ayos mga kaninuno. Dako muna tayo sa ating shoutout, syempre. Shoutout kay Lord Olaybar, Charlene Lucas, Chai Romero, Renel Castillo, Annabel Alvarez, Elizabeth Levy, Ann Jermily, Iron Tigaro, Romel Santos, Bells Maldas, Saikos, Bia De Vera Mimura, Carmelita Mabanag, Albino Lachica, Leticia Bibera Dumas, Yang Yang, Manilyn Hiso, Juliet Delegado, Richard Mitra, Fernando Taong, Maria Cristina, Red Rivera, Erica Tejano, Almar Brusas, at kay Nonoy Ribada. Maraming salamat sa inyong mga comments mga kaninuno. Para sa mga gustong ma-shoutout, comment lang kayo dito sa ating comment section at shoutout ko kayo sa mga paparating nating videos. At invite ko din kayo mga kaninuno na mag-like sa ating Facebook page dahil nag-a-upload ako ng mga pictures at iba't ibang content doon sa Facebook. Kaya muli, kita-kits tayo sa susunod nating kwento. Maraming salamat. Bye!